Welcome, Glanodon. So narito na ang part 4 ng paglalakbay natin sa Glanodon. Tayo naman ay pupunta sa mga kagubatan. Azria Woodlands, o mas kilalang Enchanted Forest. Sa kagubatang ito, meron ditong puno na kung saan ito ay pinoprotektahan, na kung tawagin ay Tree of Life. At ito ay binabantayan ng mga nilalang na kung tawagin ay Moon Elves. Ang Tree of Life ay makikita sa Moonlit Forest. Ang Tree of Life ay sobrang mahalaga sa mga Moon Elves dahil isa ito sa nagbibigay lakas sa kanila. At dito rin pinapanganak ang magiging hari ng mga Moon Elf. At dahil si Estes ang unang pinanganak dito, siya ang naging hari ng mga Moon Elf. Lunar Temple or Temple of the Moon. Dito pinanganak si Mia, na kung saan dito niya sinasamba si Moon God. Hanggang sa dumating yung araw na sinugod ni Towns ang Moonlit Forest kasama ang kanyang mga alagad na par demons. Narito sila para sunugin ang Tree of Life. Sa mga oras na iyon, narito si Belerick kasama si Lunox. Gamit ang apoy ni Tamos, sinunog niya ang Tree of Life. Sa mga oras na iyon, nakikita ni Belerick na nawawalan na ng pag-asa ang mga Moon Elf. Kaya lumapit si Belerick sa Tree of Life at sinakripisyo niya ang kanyang buhay para protektahan lamang ito. Kagumpay na naprotektahan ni Belerick ang Tree of Life. Dumating ang maraming araw, ang akalang patay na si Belerick. Ngunit nagulat ang lahat dahil sa pagbabago ni Belerick. Kaya tinuring na legendary si Belerick sa Moonlit Forest. Dito sa Enchanted Forest, makikita rin sina Dark Forest. Dito natin nakikita sina Ruby at Roger, na kung saan nandito rin nakikita ang mga kinakatakutan na wolves. At dito rin naganap ang pagpatay ng mga wolves sa lolo at lola ni Ruby. Kaya malaki ang galit ni Ruby sa mga wolves. So yan muna guys, papatuloy natin ang paglalakbay sa Glanodon sa next video. Suntukin ang like at mag-comment na para mapasali sa ating top fans. For more video, pumunta lang sa aming channel, playlist, and click Glanodon map.